Hi mga kaibigan! Isang bagong recipe ang ating gagawin niya yung linggong ito. Maraming nagre-request na vegan bagoong. Okay. So finally, ito, share ko na sa inyo. And lilinawin ko lang, first time ko itong gagawin, susubukan natin gumawa ng vegan bagoong gamit ang tokwa. Kung nanonood na kayo sa akin sa mga past videos ko, alam nyo, napakahilig ko sa tokwa. Ang dami ko ng recipes na gawa sa tokwa or tofu. Sobrang favorite ko yan kasi napaka-versatile niya. Pwede nyo siyang gawing, ginawa natin siyang vechon tokwali, ginawa natin siyang inasal, ginawa natin siyang meatloaf or yung vegan spam. So ngayon, gagawin natin siyang bagoong. Yung tokwa nga pala, yan yung nabibili sa Palengke. 250 grams yan, yung ganyang karami. And freezer ko siya, tapos tino, tapos squeeze out nyo yung excess water. So alam nyo na yon kung nanonood kayo ng videos ko in the past. So ito yung iba nating ingredients. Siyempre kailangan natin ng nori sheet para maglasa siyang lasang dagat. Tapos garlic, pink salt. Kung wala kayong pink Himalayan salt, pwedeng rock salt. Ito optional, chili flakes kung gusto nyo ng manghang. Pwede din yung totoong sili, yung fresh. Kaso wala ko nun sa chili flakes, alagay ko. Brown sugar, vinegar, and atsuete. Tapos kailangan din natin ng oil mamaya pag igigisa natin siya. So yung exact measurement nasa description naman. And kailangan natin ng food chopper, pero kung wala kayong food chopper, pwede din itong gawin manually. I-ano kasi natin, gagawin natin flakes itong nori, tapos yung tokwa, i-food chopper din natin para maging maliliit siya. Huwag na huwag kayong gagamit ng fresh na tokwa na hindi nyo freezer. Malulusaw lang yun. Ayan, natiin ko lang siya. Tapos lalagay ko siya dito sa ating food chopper. Sana mag-work. Tapos, ilagay na rin natin yung ating tokwa dito. Magkasama na sila. Pipira-pirasuhin ko na lang. Okay. Then, i-food chopper din natin siya, pero wag yung super durog ha. Yung tamang may texture pa rin siya. Check ko nga. Yan. Pwede na yung ganitong texture. Okay. Ready na tayong mag-gisa. Ngayong na-chop na natin ng medyo maliliit yung ating tofu, medyo malaki nga lang itong aking mga nori. So, kung meron nga kayong spice grinder, doon nyo muna siya ilagay. Ang una natin gagawin ay papakuluan natin siya sa vinegar. Pag nailagay na natin yung vinegar, huwag nyo munang hahaluin. Hayaan nyo lang siya hanggang sa kumulo siya mamaya. Lalagay ko na rin yung ating pink Himalayan salt. Or kung wala nga kayo nito, pwedeng rock salt. Haluin lang natin mabuti para ma-distribute evenly yung asin. Kasi nakikita nyo, magtutubig siya. Hintayin natin mag-evaporate lahat ng water. Ibang-iba to sa mga nakasanayan yung vegan bagoong nagawa sa black beans, tapos may mushroom.
Yan, wala na siyang liquid, oh. Pag nakita niyong ganyan, pwede na yan. So, set aside muna natin. Dito na rin tayo magigisa para less hugasin. Pwede na rin yan dyan. So, magiging matakot to sa mantika kasi yung tofu natin nag-aabsorb yan ng mantika eh. So, maglalagay lang tayo ng mga 1/4 cup siguro. Mga 1/4 cup. Tapos, pag kulang pa yan, magdadagdag pa tayo. And ilalagay ko na agad to ating atsuete. Pampakulay lang naman to eh. Para kumulay yung ating vegan bagoong. Tatanggalin ko rin to mamaya. Pag kumulay na yung ating atsuete, pwede na natin siyang tanggalin. Okay, igisa na natin yung garlic. Hindi siya kailangang brown na brown, yung sakto lang. Pag medyo brown na yung ating garlic, pwede na natin isunod itong ating tokwa na may seaweed, nori. And then, lagay na natin itong chili flakes. Optional naman to kung ayaw nyo ng maanghang, pwedeng wala. Kung gusto nyo yung fresh na sili, pwede rin. Ngayon, dadagdagan ko siya ng konting mantika kasi na-absorb niya halos lahat. And then, lalagay na rin natin yung ating sugar. Brown sugar. Pwede kayong gumamit ng muscovado, cocoa sugar. So, hintayin lang natin maluto yung sugar. May bagoong na siya. Yung ginisang bagoong. Yan, luto na to. So, iteterno ko lang to sa nilagang talong tsaka nilagang okra. Tayin ko na. Yan, luto na yung ating vegan bagoong na gawa sa tokwa. Yung iba nilagay ko sa garapon. Tapos, ilalagay ko to sa freezer. Pag gagamitin ko, tsaka ko lang siya ilalabas para mas tumagal siya, hindi siya masira agad. Siguro, mga aabot na mga 3 months sa freezer, ganun. Anyway, pinatikman ko to sa partner ko and nasarap pa naman siya. Medyo maalat lang daw and sinadya ko talagang maging maalat siya para pag tinerno natin siya sa nilagang gulay, sa kare-kare, okay na yung lasa niya. Parang mababalance out na. Kasi may nabili ako dating vegan bagoong. Ang tabang niya, dinagdagan ko pa talaga ng asin para mas umalat. Anyway, at sabi pa niya, dapat daw mas oily para mas mukha talaga siyang alamang. Kasi ito daw sa bottom part yung may mga oil. Yan, mukhang alamang.
Although hindi natin nakuha yung kulay ng bagoong na yung iba black, yung iba naman pulang-pula. Parang ito medyo pula lang, pero yung lasa naman daw is, sabi niya ha, lasang alamang. So tikman na natin siya. Nilaga ko lang yung okra and yung talong sa tubig. Then ito yung ating vegan bagoong. Ayan. So first titikman ko muna nang siya lang siguro. Ayan. As in, maalat siya talaga ha. Kasi maalat naman talaga ang bagoong. Ngayon titikman ko siya sa gulay. And black rice yung rice namin. Sarap. Nabubuhay ako ng ganito na ano lang, nilagang okra lang. Nung wala pang vegan bagoong, toyo man si tsaka sili. Sarap na ako. Okay na yung pagkaalat niya pagka nasa ganito na tsaka kanin. Ang ano lang siguro, dagdagan nyo pa ng nori. Dalawa lang yung nilagay natin eh. Siguro dalawa pa uli. Bale, total of 4 sheets of nori. Ngayon sa talong naman. Yung tokwa, yung texture niya, may pagka, paano ko may describe? Basta may nakakagat-kagat kayo. Ganun din sa bagoong, di ba? May nakakagat-kagat. Sabi pa nga niya, masarap daw to sa mangga. Wapa ako. Masarap siya. Hindi siya kagaya nung nang gawa sa black beans na parang malambot kasi beans yun eh. Ito may texture. Ano, gagamitin ko to sa mga putahe na iluluto natin sa future. Na ano, kailangan ng bagoong. Sarap ng okra. Favorite ko talaga yung okra. Sarap din ang talong. Inom lang ako. So dun sa nag-request ng vegan bagoong, ito na. Hindi na natin kailangan bumili. Gawa na lang tayo. Mura-mura ng tokwa. Ang medyo mahal lang dito yung nori sheet. The rest ng ingredients mura lang.
Ang dami kong naiisip na pwedeng ilagay ito. Abangan nyo. Itong ating okra. So, ang masasabi ko is success yung ating pag-try na gawing vegan bagoong yung tokwa kasi masarap siya. Thanks again for watching. See you guys in the next vlog. Bye-bye!